kasayan. Ganito ba sakit ng motor nyo kasayan? Kaya tinambak nyo lang sa likod bahay. Ayaw nang umandar. Meron namang gasolina. Meron namang kuryente. Hindi nyo na alam ang gagawin nyo dahil nagpalit na kayo ng kung ano-ano eh hindi pa rin siya umandar. Ngayon kasayan, ituturo ko sa inyo kung paano patakbuhin yung mga nabagak na sasakyan at tinambak nyo lang sa likod bahay. Irerekta lang natin yan mga kasayan para mas madali nating makita kasayan kung alin ang diferensya, kung stator ba, CDI, ignition coil o sa wirings. Tara mga kasayan, at inyong anuoin ang model natin ngayon kasayan ay Motorstar Idol 110 kasayan. Tuturuan ko kayo kasayan kasi hindi nyo na alam kung ano ang gagawin nyo, kung paano nyo papalabasin yung kuryente o paano nyo papapanda rin dito kasayan. Ganito lang gagawin nyo kasayan. Ito mabuti kasayan yung CDI. Ito ang CDI nya kasayan. Tuturo ko sa inyo kasayan para alam nyo yung gagawin. Tatanggalin natin siya kasayan. Ganito gagawin nyo kasayan ha. Tuturo ko sa inyo ng step by step kung paano gumagana ang isang motor kahit wala siyang wirings. Ito siya mga kasayan. Kukuha lang kayo ng CDI kasayan. Primary type to kasayan ha. Hindi to battery operated. Kaya siya kasayan. Ito kasayan. Sa stator kasayan, dalawa lang ang kukunin natin kasayan sa stator. Yung pulser lang, saka yung primary coil. Ito yung kasayan. Ito kasayan ha. Pulser saka primary coil ng stator. O, yung pulser, blue-white. Tapos yung primary coil, black-red. Tapos kasayan, ito yung CDI kasayan ha. Hindi na natin gagamitin yung gitna niya. Mamaya kasayan, ipa-flash namin sa ano, sa screen kung ano-ano yung mga ano niyang kasayan ha. Papaliwanag ko sa inyo kasayan. Huwag niyong tingnan yung kulay kasayan. Tandaan niyo na lang yung mga ano niya. Yung pwestuwa niya ano. Ito kasayan, hindi na natin gagamitin. Yung nasa gitna, ito yung kill switch. Mamaya kasayan, lagyan mo siya ng ano, flash ng mga pangalan ha. Oh. Ito sa may taas niya, ito yung tinatawag na pulser. Ito yung pulser ngayon. Ito na, sa baba niya, ito na yung pulser ground. Ganito forma niyang kasayan ha. Yung pinaka ano niya, kuntil niya na andirito. Tapos dito kasayan, ito yung ano, yung ignition coil. Tapos sa baba, ito yung primary coil. Ayan kasayan. Tapos dito kasayan, ito naman yung ignition coil niya. Totoo ka ba yung ignition coil kasayan? Oh. Ito yung ignition coil niya. Tapos ito yung body ground ng ignition coil. Tignan nyo kasayan ha, ganito lang kasimple. Tuturo ko mabuti kasayan. Ganito lang pag-wiring kasayan ha, ito yung CDI. Sa CDI tayo mag-umpisa kasayan. CDI yan o, pupunta tayo sa stator. Ito yung stator kasayan, dalawa lang kukunin natin. Para matuto kasi kayo kasayan na pwede kayong bumili ng mga lumang motor. Kung pang service nyo lang sa bukid-bukid, gagaya dito sa ano. Sa Isabela na pang service lang sa bukid-bukid yung mga motor nila. Kahit walang papel, pwede na. Makabili kayo ng kagaya ito, mga 3,000, 2,000, 4,000 na stock lang, kayo na magpapatakbo nyo. Itong dalawa lang kasayan, ha, ito hindi natin kukunin to. Ito yung sa charger, charging system, saka light coil. Yung dalawa, itong kukunin lang natin. Ngayon, ito ngayon yung ano, yung... Ito yung ignition coil, kasayan. Kunain natin ignition coil kasayan para ma-tap kagad natin yung dalawa. Ito siya kasayan o. Ito yung ignition coil niya kasayan. Tignan nyo kasayan ha. Black yellow yung kulay niya. Itatap natin dito sa may kanan ng CDI. Ayan kasayan. Kanan ng CDI. Huwag yun ang tandaan yung kulay kasi iba na yung wire nito kasayan. Yung PS2 na lang kasayan yung tatandaan nyo. Ayan kasayan. Kasi ito kasayan yung ano, pulser kasayan ha. Ito yung pulser dito. Yung blue-white.
As kasayan, ito yung primary coil kasayan. Tingnan nyo kasayan ha. Primary coil, dito yung sa baba. Okay, siya kasayan. Oh. Ang natitira na lang kasayan, itong ano, itong gitna kasayan, ito nga yung kill switch din nating kailangan ilagay yan. Ito, yung pulsar ground. Tapos, ito naman, yung ignition coil ground. Pagsasamay na natin yan. Ilalagay natin kasayan sa body ground. Ayan kasayan. Lalagay natin sa body ground. Ito yung CD kasayan na. Ayan. Tapos lalagay natin sa pwesto niya kasayan. Hindi natin ilalagay yung kill switch. O, ngayon kasayan. Titignan nyo kasayan kung lumabas na yung kuryente niya. Tutukan mo kasayan dito sa kabila. Kung lalabas yung kuryente niya. Kung yung kuryente, mapapalabas nyo kasayan. Huwag muna kayong pumunta sa carburetor. Ito siya kasayan kung lalabas yung kuryente. May spark ba kasayan? May spark to. Nakita niya, kita kasayan? Okay. Lapit natin na konti. Dito sa bar. Nakikita niya, nakikita. Ayan kasayan, may ground na siya kasayan, lumabas na yung kuryente kasayan, ano? Saka nyo pa lang siya kasayan, ilagay yung ano, yung ignition coil niya kasayan. Yan lang muna kasayan, rekta-rekta lang muna kasayan. Tapos kasayan, may power na siya, ano? Pag hindi siya umandar kasayan, saka nyo siya linisin yung carburetor. Linisin nyo lang ito kasayan, pag may power na to hindi pa rin siya umaandar. Pag yung gasolina naman, dito mutuloy kasayan, linisin nyo na may tanke nyo. Ito ko, kasayan, tutuwag may tanke. Yung tanke, kalugin nyo lang to kasayan. Tingnan nyo yung fuel nyo kasayan, yung fuel filter. Pag sobrang dumi na kasayan ng fuel filter, palitan nyo siya. Ganyan lang kasayan. Yung mga nabagak na motor, na-stack, inatgat ng mga mabait, ng daga, ganyan lang gawin nyo kasayan. Testing natin kasayan. Yung ano niya, tanke. Hindi mo mababa yung gasolina. Ganun lang kadali kasayan.